Magandang araw mga tol. Once again, this is Super Marby nagbabalik and ito yung ating part 2 ng upgrade series para sa ating Sniper 155R. Sa video natin ngayon, magpapalit tayo ng radiator from stock radiator to UMA Racing radiator. Yan. Kung titignan nyo, mas makapal yung UMA radiator compare sa stock. Malaking tulong yan kasi malilesen yung pag-init kaagad ng ating coolant na nagiging dahilan kung bakit umiikot agad yung fan natin and madalas nasisira or maagang naarugado dahil gana ng gana yung fan natin lalo pag na-stuck tayo sa traffic at sobrang init. So ito, palasin na natin yung ating stock radiator. Gamit ang 10mm, tatanggalin lang natin tong magkabila ang bolts na to. Taas at baba dahil sa kabilang side wala naman tong bolt eh. Alright, hindi pa natanggal yun, may bushing siya. Ingatan nyo lang to na wag mawala or mahulog para may balik nyo ulit siya sa susunod. Ito ang forma niya, ito yung humahawak ng ating clutch cable. Yan, diyan siya nakalagay. Ganyan ang ayos niya. Naluwagan ko na nga pala ito kanina kaya ganyan. Nakalaglag na yung holder ng clutch cable. Alright. Tanggalin natin yung ating radiator cover. Tatanggalin din natin tong mga radiator hose niya na nakakabit. So, gagamitin natin siya ng pliers para maibukan natin yung kanyang mga clamp. Ayan. Alisin din muna natin tong socket ng radiator fan para hindi siya masyadong mabanat. Baka masira kasi yung hinang niya dito sa mismong fan. May isa pang clamp dito. Ay, tanggal na natin yung dalawang clamp ng dalawang radiator hose. Kailangan natin ng pansalo dito para sa tatapon na coolant. Ito yung ating coolant. Yamalub coolant. Kung mapapansin nyo, kulay blue. Next, dito naman. Yan, may mga natatapon pa. Thank you. Mm. Dito lang din ah.
Yan, may tatapon pa rin. Ito pa, may isang maliit na hose. Ito naman yung galing sa reservoir. Alisin din natin yan. Bali, tatlong hose yung kailangan nating alisin. Yan, finally mga tol, natanggal na natin yung ating stock radiator. Tanggalin muna natin itong radiator fan. So, ang pagtanggal dito sa radiator fan, pwedeng screwdriver. Yan. Kita nyo, pwede yung screwdriver or pwedeng 10mm din na socket. So, ito na lang gagamitin ko para mas mabilis. Sa pag-ipit, mas better gamitin nyo na lang screwdriver. Kasi plastic lang itong kinakapitan. Baka masira ng impact wrench. Alright, natanggal na natin yung tatlong bolts. Tabi na natin yung fan. So ito, pagdidikitin natin yung dalawang radiator. Ito yung stock radiator natin sa Sniper 155. Ito naman yung ating UMA Racing na radiator. Yan, sa gilid, mapapansin nyo kaagad yung difference nila pagdating sa kapal. Mas makapal yung UMA Racing. Dito naman sa harapan, ayan. Meron na siyang built-in na cover. Dito, pantay lang sila. Yan, UMA Racing. Install na natin. Yun mga tol, so may napansin lang pala akong difference nila. So dito sa stock, yung kawitan ng fan niya ganito. Tapos lalagyan mo siya ng bolts. Bali tatlong bolts yan, yan sample ganyan. Hanggang makabit. Pagdating naman dito sa UMA Racing na radiator, meron na siyang abang dito. Ayan, tatlong bolts na nakausli. Ang gagawin mo naman is dito may papasok tong tatlong butas ng fan. Ayan. Tsaka mo siya lalagyan itong nut. Bumili pa ako sa motorcycle shop na malapit sa amin ng nut para makabit to. Ayan, ganyan, ganyan naman yung magiging ayos niya. Nut yung panghigpit niya sa mga to. Yan, tatlong nut. Yan, tsaka natin siya higpitan gamit tong impact wrench. Hininaan ko lang yung torque niya para hindi masira. Yun. Tsaka natin siya higpitan gamit nitong T-wrench. Yung tamang higpit lang din. Dito din. Taas. Check sa baba.
check. Dito pa sa kabilang baba. Yan, finally, nagabit na natin yung ating stock fan sa Uma-Radiator natin. So, next, kabit naman natin itong radiator sa ating Sniper 155. Right, so, kabit na natin yung ating radiator. Pwesta na muna natin siya dito. Bago natin ikabit yung kanyang mga hose. Yeah. Nahin natin yun dito sa taas. Yan, kailangan kumawit muna siya sa taas. Alright, so nakawit na. Next, tingnan natin kung fit sa mga tornilyuan dito sa kabila. Okay, balik na natin yung kanyang mga hose. So sa pagkakabit naman ng hose, di naman kayo magkakabaligtad dahil to isang maikli tas isang mahaba, nakatapat naman na siya kung saan nyo siya kakabit. Unahin pala muna natin itong para sa reservoir. Nakatago eh. Yan dito sa taas. Reservoir para dito sa taas. Sagad nyo hanggang sa dulo. Ayaw na. Ganyan na lang siguro talaga siya. Dito naman sa baba. Ay, itong taas na lang muna. Yun. Okay. Dito naman sa baba. Basahan panulak. Yun. Alright. Plug and play naman siya pagdating dito kasi walang tatabasin pati sa tornilyuhan. Nagkatalo lang sa tornilyuhan pagdating sa radiator fan. So hindi naman ganun katrabaho kasi kailangan mo lang naman bumili ng nut at may kakabit mo na yung radiator fan. Okay, balik natin yung clamp. Yan, sinundan ko na lang din yung bakat ng clamp sa hose. Ganun na lang din yung ginawa kong pwesto niya ulit. Yan, finally, naikabit na natin yung kanyang mga hose. Ito yung dalawang hose na nagpapaikot ng coolant para sa reservoir. Tapos, ito. Huwag niyong kakalimutan to. Importante to. Ito yung socket para sa ating radiator fan. Yan ang huwag na huwag niyong kakalimutan. Baka makaligtaan nyo eh. Kailangan na lang natin may balik ng mga bolts para sa radiator natin. Tapos mag-start na tayong mag-bleed ng ating coolant. Pagdating naman dito, hindi na natin magagamit 'to sa stock. Dahil meron na siya ditong kasama. Ayun. Ano yung gagamitin natin para sa radiator? Dito naman sa taas. Ayun, po ganyan. Pita na natin. Mula pa kayo. Dito din. Yan, finally, naikabit na natin yung radiator. So, mag-start naman tayo mag-bleed. Nai-install na natin itong radiator natin dito sa ating Sniper 155R. Then, naiayos na rin natin yung kanyang mga hose. Ayan. Ito yung galing sa reservoir. Ayan. Nailagay na rin natin na maayos yung kanyang mga clamps.
next step natin, isasalinan na natin siya ng coolant. Syempre, dahil naka-umaradiator na tayo, dapat yung coolant na gagamitin natin is UMA din para match sila. Yan, UMA Racing Radiator Coolant. So, ready to use na tong coolant na to. Hindi na kailangan dagdagan ng tubig. And do not add water. 1 liter na siya, kaya sobra na to sa radiator natin kasama na yung reservoir. Ayan, kulay violet pala siya. Ayan, so tara, salin na tayo ng coolant. So yan, buksan na natin tong coolant natin. Ayan, nakasil pa siya. Right, salin natin. Uy. Uy. Mingay nga. Di pa yan. Mga nasa 700 ml yung natira. 300 ml tong laman ng radiator pa lang. Hindi pa umiikot yan sa hose. Yan, pag piniga natin, lapit mo. Dito. Pag piniga natin, lumulubog pa yung coolant. Kuha ba siya? Yung pinakanguso. Salinan ulit natin. Silpisilin natin. Yan. Lumulubog yung coolant. Ibig sabihin may mga hangin siya sa loob. Pag ini-start pa natin yan, iikot pa yung coolant na yan. Lalabas pa yung ibang hangin dyan. Bubula pa yan. Lumulubog. Lulang yung bin. Ganyan. Okay. Nag-i-ano lang yun para hindi malobat agad. Nag-i-sleep. Yan, di na siya lumulubog kahit anong pisil natin. Start na natin para mas umikot yung coolant. Para paikutin ng water pump yung coolant. Mag-circulate yung coolant. Saka natin salinan ulit pag bumaba yung level. Ayan. Apaw siya ngayon. Nakita nyo. Kulay pink. Hintayin natin bumaba ulit yan. Kasi lumalabas pa yung ibang air pockets. Yan, gumana na yung fan niya. Tapos yung coolant yan, umaapaw-apaw dahil sa sobrang init. And boom, namatay. And umaapaw.
Pero may bula pa siya, ibig sabihin may mga air pockets pa siya. May mga hangin pa yung radiator. Radiator fan gumagana na dahil mainit na. Mapawapaw yung kanyang kulang. May mga bula pa, ibig sabihin may hangin pa rin. Ayan mga tol, kanina puno siya. Ngayon, halos di mo na ulit makita yung kulang kasi bumaba na siya. Yung mga air pockets lumabas na. So, dadagdagan ulit natin ng kulang. Salinan ulit natin siya. Ay, pasensya na. Medyo dumidilim na dito kasi ayan, mukhang uulan na naman sa labas. Madilim na. Ewan ko kung kita. Bumaba na naman yung level ng kulang. Salinan ulit natin. Ayan. Full level na naman siya. Hintayin lang natin siyang bumaba ulit. Umaapaw na siya. Pero may mga bula pa rin na lumalabas. Ibig sabihin mayroon pa rin hangin kahit pa paano yung loob ng ating makina at hose. Possible pati radiator din may hangin pa yan. Hintayin lang natin maubos totally yung mga bubbles na yan. Tapos pwede na natin mamayang takpan. Ibig sabihin na naubos na yung air pockets na nasa loob ng ating radiator or itong mga hose na to. Kapag namatay na itong fan and hindi na rin bumababa itong level ng coolant, so babalik na natin yung kanyang radiator cap. Hintayin lang natin mamatay itong radiator fan, tapos check ulit natin yung level ng coolant. And pag hindi na bumaba yan, ibig sabihin wala ng air pockets na naiwan sa loob ng radiator. Yan mga tol, namatay na yung kanyang radiator fan. Yan, hindi na umiikot. Yung level ng coolant niya, bumaba lang ng konti kasi nag-evaporate dahil nakita ko kanina umuusok na. Pero hindi siya gawa ng mga bubbles o yung air pocket, kaya nalagay ko okay na to. So, dadagdagan na lang natin ng konti. Tapos, after nun, ilagay na natin yung radiator cap. Yung reservo na sanit. Yung reservo naman, nasalinan ko na. Ayusin ko na lang mamaya. Ilalagay ko sa full yung kanyang level. Ayan, okay na. So, hindi na bumaba yung level ng ating coolant. Ayan, may tayong puno. Yung fan, okay na rin, namatay na rin. Kaya pinatay ko na rin yung engine. So, ito na, babalik na natin yung radiator cap. Ayan, meron ding tatak ng uma yung kanyang radiator cap. So, ito na, balik natin. Medyo aapaw to. Alright, naibalik na natin yung radiator cap. Ayan na. Ayan,
So tapos na rin tayo sa pag-i-install at pagbi-bleed ng ating coolant. Right, Matol? Nasalina na natin yung ating reservo. Natakpan na rin natin. Medyo lumampas lang tayo dito sa full level. Pero ayos na yan kesa kulang. Pagdating naman dito sa coolant natin, yung 1 liter natin merong natira na nasa baba ng 400 ml. Nasa around 300 ml to. Ibig sabihin yung nagamit natin sa coolant kasama sa reservoir is nasa around 600 ml lang. Yun, kulang 700 ml yung overall na nagamit natin coolant kasama ng ibang natapon. Tabi natin to para sa susunod meron tayong pandagdag pag nagbawas yung ating reservoir. Puma coolant. Ayan, tapos na nating ma-install yung ating radiator at ma-bleed ng maayos yung ating coolant. So, hanggang dito na lang ang ating part 2 ng upgrade series para sa ating Sniper 155R. Finally, naibalik na natin lahat ng fairings ng ating Sniper 155R. And dito na nagtatapos ang ating upgrade series. Pero bago natin tapusin ang video to, pasukan muna natin ito ng montage. Let's go! You're never gonna make it, you're not good enough. There's a million other people with the same stuff. You really think you're different, man, you must be kidding. Think you're gonna hit it, but you just don't get it. It's impossible, it's not probable, you're irresponsible. Too many obstacles, you gotta stop it, yo. You gotta take it slow, you can't be a pro. Don't waste your time no more. Who the fuck are you to tell me what to do? I don't give a damn if you say you disapprove. I'm gonna make my move, I'm gonna make it soon. And I'll do it cause it's what I wanna fucking do. Cause all these opinions and all these positions, they come in millions, they blocking your vision. But no, you can't listen, that shit is all fiction. Cause you hold the power as long as you're dreaming. You're never gonna make it. There's no way that you make it. And maybe you can fake it, but you're never gonna make it. Are you just gonna take